Kumusta po ang ating experience sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, sa ating kumbento? Good evening po mga sisters. Sana po ay it's a place of reverence, of respect, where we recognize each other as temples of the Holy Spirit, no? Tayo po ay luklukan ng Espiritu Santo. Nakakalungkot po na kahit pa naman nung hindi pa pandemya, ay talaga ang dami na ng domestic abuse, domestic violence. At ito'y nagagawa ng mismong tahanang na sana inaasahan natin na siya ang magpoprotekta ng dangal, ng dignidad, lalong-lalo na ng mga helpless, ng mga bata at kababaihan. Ngunit ang resulta, sila pa ang nagbubuli ng kapahamakan. Andyan yung cyber sex. Ikinakalakal ang sariling anak. Nakakalungkot po. But anyway, that's not the point of our reflection this evening. Ang ating pong napagagandang kapiyestahan ng San Juan de Letran Cathedral sa Roma, na siyang pinaka-katedral ng ating Santo Papa, tinuturing na Mother Church o ina ng lahat ng mga simbahang katulad nito, ito ay hindi lamang kapiyestahan ng katedral na iyon na itinalaga, dedicated for the purpose of worshiping the universal or as a universal church, kundi ito ay celebration ng buong simbahan. Simbahang iisa, simbahang may iba't ibang mukha pero iisa. Ang mukha niya ay isang templo katulad ng ganito, ginawa sa bato at iba pang materials. Pinalamutian, pinaganda upang worthy, mayroong ambience, atmosphere of worship. Pero mahalaga po yung templo, yung nandito sa ating kalooban, yung tayo po yung pinakaluklukan ng presensya ng Diyos. At mahalaga rin po ang turo ng ating simbahan na ang presensya ng Diyos ay hindi lamang dito sa loob ng simbahan katulad dito, dito sa ating mga sarili, kundi sa bawat sulok, because everything that God has created is good. Where there is goodness, there is the presence of God. Kung saan po mayroong maganda, mabuti, totoo, diyan po ang presensya ng Diyos. At tayo namang mga Katoliko, ang tabernakulo ay tinuturing natin na diyan mismo ang Holy of Holies. Kaya nga po tayo nagja-genuflect, nagbabaw out of reverence, respeto sa banal na presensya ng ating mapagmahal na Diyos. And may I now emphasize the point. Napakahalagang simbahan, mukha ng simbahan ay ang ating pamilya. Kayo pong nakikinig ngayon, sumusubaybay dyan sa live stream ngayon. Kayo pong hindi makapagsimba dito sa loob ng simbahang bato. Bear in mind, huwag niyo pong kakalimutan na ang inyong mga tahanan na kung saan po kayo ngayon ay nagdarasal bilang pamilya, kayo po ay domestic church. Maliit na simbahan, pero dakila sa paningin ng Diyos. Sa banal na ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan po tayo mga nanay at tatay na ang ating mga tahanan na simbahan ay siya nawa ang daluyan ng Christian virtues, ng lahat ng kabutihan ng Diyos na ating naririnig sa ebanghelyo sa banal na kasulatan. Daluyan nawa tayo ng kabanalan, mga magulang, mga elderly, mga adults, at pangalagaan ang dangal ng bawat isa, lalo-lalo na po yung mga
walang kamuang-muang, mga innocent. At tayo rin po nawa ay isang simbahan sa bawat tahanan na kung saan nagbarasal ng sama-sama. Mamaya po, pakitingnan po yung mga altar. Baka naman po inaalikabok na si Santo Niño at baka naman puro na lang lantang sampagita at kulang sa pagsasama-samang pagdarasal. Please, do this tonight na sana po sama-sama kayong nagdarasal. A family that prays together, you know, stays together, goes along well together, and healthy and safe together. Lastly, nakikiusap ang ating Panginoong Jesus ngayon. Do not make my temple, the house of my Father, a marketplace. Huwag gawing isang palengke. Alam niyo po yung palengke. May salitang palengke na kung saan nagmumurahan, walang respeto sa isa't isa. Nakakasakit po yan sa espiritu na nakaluklok sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga bata, kung may nagmumurahan. Please, pinapaalalahanan sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, be kind, be charitable, be loving, and it starts with praying together para magkaroon ng kapatawaran, pag-uunawaan sa panahon ngayon na kung kailan kinakailangan ng suporta ng bawat isa, wala nang ibang pagkukuhanan kundi ang bawat isa na kung saan ang Diyos ay nananahanan na. Amen.